Today, hindi review yung gagawin ko. Gagawa ko ng first impressions video. Kasi recently may binili akong 1, 2, 3, 5 decants. Gusto ko silang ma-experience bago ko bilhin yung full bottles nila. So, ang gagawin ko sa video na to, spray ko sila sa paper and then kung ano yung impressions, kung ano yung mga na-imagine ko sa sense na yun, yun yung share ko. Basically, like, kung anong images yung pumasa sa mind ko, whether yun, whether memory siya or whether image siya ng girl or woman or scent or fruit or notes. Yes, yun lang gagawin ko ngayon. Mag-have fun lang ako. And then, kung bet ko yung amoy, share ko kung full bottle worthy siya para sa akin. Pero ayun, scent is always subjective. So kung ano yung gusto ko, pwedeng hindi nyo gusto. So kung ano rin yung gusto nyo, pwedeng hindi ko rin gusto. Note lang, disclaimer lang, gusto ko mga scents fresh, citrusy, musk, yung musk na hindi animalic, musk na clean. And gusto ko yung mga for florals, pin ko na, parang medyo nabubusan ko na yung florals kahit ayaw ko talaga ng florals. Gusto ko yung florals na yellow rose, white roses, orange. Hindi ako masyado pa siguro sa red roses, yung mga mature type na rose. More on ano ako, mga jasmine, ganun, white florals. Eh, also like medyo woody na scents, unisex scents. So, ayun, yun ang disclaimer lang, yun yung mga gusto mong scents. Pero, meron ako ditong one, yan, meron akong 5 na kinuhang decants from, ilalagay ko dito yung screenshot, ililink ko din yung Shopee name ng seller. Kasi, sobrang dami nilang decants from niche fragrances and designer brands. I think kilala din yung owner ata, kilala din ata siya sa YouTube na nag-review ng phones ata or gadgets. I can't remember. Basta nalagay ko dito yung name ng shop nila. Sobrang bilis din nilang pinadala yung decants and sobrang secure din ng bottles. So yeah, I love their shop. Ayun na nga, ayoko ng mga sweet scents. Ayoko ng mga gourmand scents. Ayoko ng mga caramel scents. Pero nag-try ako ng dalawa kasi trending sila online. So, simulan ko na. Simulan ko ba sa matatamis? Mamaya na yung matatamis para final verdict kung bigla bang magbabago yung, kung mapapabago ba ng dalawang sense na to yung isip ko pagdating sa gourmand. Kung sila na yung first ever gourmand sense na magbusahan ko. Okay. Simulan muna natin sa... Wait lang ha. Bruh. One eternity later. Ayan, bilang... Siya ang naiiba. Siya yung walang spray. Nagtitipid kasi ako ng time. So, hindi ko na kinuha yung spray bottle. Kasi meron silang around, I think, if hindi ako nakakamali, meron silang 1ml, 2ml, 3, 5ml, ganun. Pero yung mga 1ml ata, or may option ka rin na wala siya sa spray bottle. Anyway, simulan ko sa walang, parang wala siyang kapartner dito sa limang to. Si Dyptique. Oh my God, nakikita ba siya sa camera? And si Dyptique. Oh my God, pahirap na naman tayo mag-pronounce. Dyptique L'Ombre Dance Loop. It's called L'Ombre Dans L'Eau by Dyptique. Basta, kinuha ko to kasi ano, kung hindi ako nakakamali, ang perfumer daw ng Jo Malone, Blackberry and Bay, pati ng perfume na to. Kung hindi ako nakakamali ha, oh my God, correct me if I'm wrong. Parehas. Or, kung hindi man yun, ito daw yung mas pinalakas na version ng Jo Malone, Blackberry, and Bay. And favorite ko yung pabango na yun. So, try ko siya ngayon kung ito nga ba, kung may hawig ba sila, kung mas malakas ba to, kung yes. Since first impression lang naman to, hindi pa ako magre-review, hindi ko rin sasabihin kung ano yung amoy nito sa skin. Kasi usually, minsan may perfume na pag nilagay mo sa paper, iba yung amoy niya sa skin mo. Kasi syempre, skin care or skin type, dry, oily, whatever. Pero for today, mga impression lang, ano yung na-imagine ko, pero sa paper lang. Okay, let's try. Let's start lang. Minsan kasi yung mga decant, pag hindi sila nakaspray, nakaganto lang. Pwede silang buksan na ganito. Okay. Actually, nung binili ko tong 5 na to, nung dumating na sila, for like 3 days, or 1 week ata, or 3 days, may isa sa kanila na naaamoy ko kahit hindi ko pa binubuksan. Nandun lang sila sa ilalim ng cabinet ko. And ngayong parang 2 weeks na ata itong nandito sa akin, hindi ko pa binubuksan kasi silang lahat. Hindi ko alam kung sino sa kanila yung 5 yung naamoy kong yun.
kahit sarado pa sila, umaalingasaw yung amoy niya sa loob ng kwarto ko. At malalaman natin sa videong ito, si Mabay. Ay, mabuksan! Teka lang. Oh my God. Mahirap pala buksan ng mga gantong type. Bigyan mo ko ng chance, editor, please. Hindi ko pa rin siya nabubuksan. Wait lang. Sobrang secure na. Ay, lupusan na. Amoy lupa. So, dinab ko lang siya sa paper. And, tatakpan. Amoy puno na, hindi ko alam kung puno yung tamang term, pero amoy lupa. Alam niyo yung ano, yung matanda na lalaki. Yung matanda, pero may scratch card. Matanda kasi naalala ko. Usually kasi papa dati naninigarilyo. Pero ngayon, tumigil na siya. Parang 2013 ba? 2012. So, 2012 nag-stop na siya mag-smoke. So, hindi ko na naamay yung sigarilyo sa bahay. Pero na lang kung lalabas siya, kumakain sa labas, may ibang naninigarilyo. But, ito yung amoy ni papa kapag ano yung buong araw siyang napalibutan ng usok ng sigarilyo. And then, uuwi siya. Tapos may stale na amoy ng sigarilyo. It's not bad. May, actually, nung unang amoy ko, parang naamoy ko yung, may sweet side siya konti. May sweet side siya ng, may sweet, kung rose side yun, may sweet rosy side siya na naalala ko sa juniper berries. Naalala ko nga actually si Penhaligon's Luna kasi medyo may ganun siyang vibe. Yung sinasabi nilang Jo Malone Blackberry and Bay, medyo nandito siya. Nagigets ko yung sinasabi nilang ganun. Pero, naamoy ko yung amoy sigarilyo na nagstay sa clothes buong araw, nagstay sa clothes yung amoy na sigarilyo, and yung nag-dry down yung sigarilyo. Hindi ko pa, basta feel ko nagigets niyo. It's not bad, pero na parang yun yung image na pumapasok sa isip ko. Habang tumatagal, medyo andyan na yung lumalabas na unti yung ano, yung sweet na naamoy ko. Na naamoy ko sa juniper berries. Penhaligon's Luna, parang ganun. Penhaligon's Luna na ano, na ah, kung si Penhaligon's Luna, mabait na babae, na sweet, parang kagalang-galang, pumunta siya sa party. Tapos, nausukan siya. Nagbanding sila ng mga friends niyang ano, naninigarilyo. Dumikit yung amoy na sigarilyo sa kanya. Ito yung amoy niya. Lumalabas ng konti yung ano, nadikit sa ilong ko. Lumalabas ng konti yung ano, yung sweet side niya. Pero nandun yung smoky, medyo wet na moss? Lupa? So, ayun, andito yung notes ng perfume na to. Ano nga ba yung name? Sorry. L'Ombre dans l'eau by Dyptique. Dito yung notes niya sa Fragrantica. I like. It's okay. Full bottle worthy, yes. Feel ko na-imagine ko yung sarili ko itong suot to. Hindi pang bahay. Pang office, pwede. Medyo nagiging fresh na unti-unti. Pang office, pwede. Pwede rin, pwede pang girl boss. Pwede casual din. Night outs, ganun. Yeah, good. Dito man tayo sa next perfume. Wait lang, tanungin ko kung may naamoy siya. Hello? May naamoy ka? What do you think? Ano na-imagine mo? Saan mo na naaalala yung scent na to? Anong memory? Anong age? Simbahan. Isang pagita. Isang pagita? Isang simbahan. Oh. It's weird. Amoy simbahan doon sa kanya, amoy isang pagita. But parang sa akin, ang dubi-dubi. Dubi-dubi nang na-imagine ko. Okay, anyway, amoy simbahan daw. Okay, next. So yun, Dyptique yun. Actually, gusto ko yung brand na Dyptique. Yung unang nag-recommend sa akin nun is yung Japanese student ko na around 30s na siya na ma'am. She's very, ano, hip. Parang ano, yung style na damit niya, loose shirt, tapos para siyang ano, girl crush style na girl. Medyo hip-hop siya manamit. Let's go sa next. Yung next na Decants na itatry ko, dalawa sila. Pinagko-compare, hindi naman pinagko-compare siguro, pero feeling ko may nagko-compare sa dalawang to.
Ewan ko may nag-try na, pero may nakita ata ako somewhere online na nag-try ng dalawang perfume nito. Yung isa si Christian Dior, Gris Montaigne, Gris Montaigne, and then yung isa, BDK, Gris Chanel. Okay, so simulan muna natin kay Christian Dior. Yung full bottle nito, mukhang purple yung liquid niya, and may mga nagsasabi na it's super sophisticated daw, and easy reach daw kapag after maligo. Let's try. Okay. So, bottle. Spray muna natin. Spray ko sa ano, sa paper. Oh, napunta sa kamay ko. Oh my god. Yeah, oh my god. Bango. Bango, napalingon yung boyfriend ko. Christian Dior Gris Montaigne. Anong naaalala ko sa perfume na to? Anong kailangan kong gawin? Nadikit siya sa kuko ko. Baka malito ko mamaya sa ano, sa mga amoyin ko mamaya. Ano yun? Ang bango. Ito nga yun. Oh my god, ang bango. Ang bango. Hindi ko ma-explain, pero parang medyo may ano, may vibe na it's not bad, pero parang yung may naamoy akong ink. Ink? Acetone? Hindi. It's not bad ha, pero alam niyo yung addicting scent ng acetone or ink ng ballpen? May ganun ako naamoy. Pero sobrang slight lang. Parang may ganun lang siyang, hindi yun yung dominant na amoy niyo, pero napapansin ko siya. Parang tatago siya sa background. Pero yung mas halata sa scent na to is, hindi ko ma-explain, hindi ko pa to na, I think naamoy ko to somewhere sa childhood ko. Parang may memory akong naalala na, sinasama kasi ako dati ng papa ko sa mga gatherings niya with his high school classmates. So, nung nasa Tacloban pa kami, pag nagme-meet sila ng mga high school classmates niya. Of course, hindi sila high school nung time. Parang ano, mga around 40 ata si Papa noon, or 50? Late 40s. Pag nag-gathering sila, mga high school reunion nila, sinasama ko ni Papa. Kasi ayaw niya ako iwan sa bahay. Wala rin kaming helper, so, you know. Si Papa kasi sobrang ano, parang, nagkwento na. Sobrang ano ni Papa, focus niya, sobrang focus niya sa akin simula pa noon. Anyway, ayaw niya ako iwan sa bahay. Naalala ko yung, meron kasi sila nun sa ano, parang nag-high school reunion sila and then pumunta sila sa high school, sa dati nilang high school. Yun yung parang venue nila. Pero bago sila magpunta dun, nasa bahay sila ng classmate nila. Tapos merong room dun ng mga girls. Nagpa-prepare yung mga tita. Nag-aano sila, nagpa-plancha sila ng hair nila. And then, parang yun yung naalala ko. Pero hindi in a way, kasi baka iniisip nyo, may nag-aayos ng buhok, may nag-perfume, may nag-ano, baka hairspray yung naalala ko, or baka lipstick yung naalala ko, you know. Pero hindi siya powdery, hindi siya amoy hairspray. Siguro may mayaman doon na babae. Meron nga, actually, may taga US doon, binigyan niya ako ng disposable camera, wala lang daw. Anyway. Yeah, may mayaman. Parang feeling ko may babaeng hindi ko to naamoy sa office na kung saan ako sanay na office before pandemic. Mahal nga daw actually yung full bottle nito. Paano ko i-discard? Pakilagay nga po yung ano, yung notes dito sa gilid. Wait na nga, search ko nga yung notes. Wait lang. 2 hours later. Okay, I'm back. Pakikat na lang po yun, yung part na yun na naghahanap ako ng kere. Anyway, sinerge ko saglit yung notes niya. Lakas. Oh my God, sana hindi nahihilo yung kasama ko dito. Okay, so iba siya sa papel. Kasi nalagyan ng ano eh. Nalagyan ng perfume yung kuko ko, pati yung skin ko. Sa skin ko, malakas yung, kaya ako napatingin sa ano, sa Fragrantica, kasi parang may naamoy akong warm, medyo brown yung pumapasok sa isip ko. Parang amber nga, pero hindi ako sure. Pero tinignan ko yung notes sa Fragrantica.
yung base note niya, amber. So, pero umi na umi siya sa ako. Sa kamay ko. Pero sa paper, andun nga yung sinasabi kong ano, yung nakaka-addict na umoy ng ink. Fresh siya dito. Sa skin ko, lumalabas na agad yung pagka-warm niya. Spicy. Warm, spicy daw sa fragrante ka. Woody. Meron daw patchouli, may jasmine daw, may rose, meron pa kang strawberry. Yeah, it's very, ano, medyo may warm vibes na siya sa kamay ko. Dito, andito pa yung fresh, parang yung pumapasok talaga sa isip ko, parang ano, ink. Full bottle worthy, yes, definitely. Hindi ko pa ito naamoy sa mga friends ko. And I imagine someone na magsuot nito. Yung babaeng mayaman. Mayaman, legit mayaman. Mayaman din yung presyo ng bote. Ang bango lang niya. Powerful woman. Warm siya sa skin ko. Ambery. Pero hindi masakit sa ulo. Hindi ko nga maintindihan sa kay si Demi Rowling. Hindi ko kasi maalala yung spelling ng pangalan niya, pero kilala siya sa fragrance world na nag-review siya ng perfume. Tuloy pa pango niya after niya maligo. Diyos ko, may mayaman naman. Tapos sabi niya meron daw parang sparkly vibe siyang naamoy sa perfume na yun. Siguro sa paper. Pero sa skin ko, medyo ambery style na hindi masakit sa ulo, warm. Hindi ako mahilig sa amber. Pero sakto lang yung pagka-mix ng woody amber niya. Yeah. Ang mayaman, oh my god. Sobrang sophisticated, powerful girl. Yeah. Very unique. Same. I love. Yes, I like it. Oh my god, paano na? May amoy na yung kuko ko. Sana hindi ako malito. Okay, next. So yun, Christian Dior, Gris Montaigne. Okay, next. Tayo kay BDK, Gris Charnel. Una ko itong napanood kay Jude Rose. Pinafollow ko rin siya sa YouTube na perfume enthusiast reviewer. And I like her content kasi medyo parehas kami ng mga gustong scents. Spray ko na to sa paper. Ito si BDK Gris Charnel. Favorite to ni Jude Rose. Finiture niya to sa ano niya, sa how do you call that? Sa ano niya, sa video niya na if you could only have one scent, what would it be? Pero yan na naman ang aking kamay. Mabango! Okay, so I don't understand kung may nagko-compare nito sa Christian Dior na perfume. I love. Okay, so kung may magko-compare man ng BDK Gris Charnel sa Christian Dior Gris Montaigne, wag po. Sobrang magkaiba. Ah, bango. Ang fresh. Noong unang spray niya, parang nagulat lang ako. Parang, hindi ko alam actually yung notes na sinasabi dito ni Jude Rose na parang ano daw, cardamom. Pero hindi ko pa yun naamoy actually. So, baka ito yun. Nananose blind ba ako? Pero hindi ko sure. Pero amoy papel. Papel to eh, pero amoy papel na abango. Gusto ko amoy-amoyin. Full bottle worthy, yes! Mahal nga lang yung isang BDK na bote. Pero if sabi nga nila, yung si Jude Rose or si ano rin, si Demi Rowling din. If they would buy one BDK na bottle, it's this one. Si Gris Charnel. Pango! Oh my god, I would wear this. Ang ganda. Paano ko ba i-describe? Ano ba naalala ko? Amoy papel na malinis. Hindi yung papel na nasa novels na old na medyo acidic na.
Ito amoy, parang yung... Actually, parang ganitong papel. Pinunit ko lang to sa ano, sa calendar. Yung medyo glossy type na paper. Pero it's not supposed to smell like paper daw eh. It smells like... Baka ganun lang yung naaalala kong memory kasi. Amoy paper. Bango. Medyo may smoky vibes. Medyo may konting smoky vibes. Pero hindi kagaya nung Dyptique na L'Ombre Dance Low na amoy nanigarilyo tapos kumapit sa damit. Pero medyo mabango pa din na sweet. Eto, amoy malinis. Amoy smoky. Baka cardamom yung naamoy ko. Bango. I like. Try na sa kanya kung anong naamoy niya. Hello. What is it? What memory? What can I imagine? Many months later. Ano ba imagine? Ay, wala daw siya imagine, pero mabango. Yeah, it is. Mabango. I like it. Ah, bango. Ah, medyo lumalabas na konti yung, ano, yung pagiging sweet. Hindi man sweet na sweet candy. Pero may based sa notes niya siguro dito sa Fragrantica, baka meron siyang sweet something. Ang bango. I like. Next. 28 minutes na agad yun. Sobrang nag-enjoy ako kakaamoy. Bilisan na natin. Okay, papunta na tayo sa German Sense na dalawa na trinay ko lang. Baka magbago yung isip ko. Baka ito na yung pinakaunang German Sense na magustuhan ko. Dalawang bote yung kinuha ko from Sol de Janeiro, Cheirosa ba? Yeah, Cheirosa. Yung isa, Cheirosa 71, isa, Cheirosa 62. Okay. Si 71 ang alam ko, yung more on the sweet side. Sabi nila, si Sol de Janeiro, Cheirosa 71, amoy popcorn daw. And si Sol de Janeiro, Cheirosa naman, amoy pistachio ice cream. Try natin. Simulan ko kay 62. Sol de Janeiro, Cheirosa 62, lagay ko. Spray ko sa paper. Ito daw yung ano, yung perfume na, ito yung ano, yung perfume na maraming nagkakagusto sa scent na to. Sobrang trending nito. It's the perfect guma. Perfect guma scent daw. Natin. Pwede din daw sa summer. Usually kasi pag matamis, diba, parang ayaw mong amoyin sa summer. Pero perfect daw sa summer. Namay ko na agad, matamis. It's the, ano, the normal vanilla-ish na naamoy ko. Sa mga mahilig na vanilla-ish. Pero, Ah, bango. Oh, yes. Yan, mabango. Sweet. Medyo may naamoy akong, ano, shampoo. Hindi ko alam bakit. Head and Shoulders. May naalala kasi yung classmate ng high school na ano, feel ko Head and Shoulders yung shampoo na, sabi niya. And then, yung unang ano, patak ng Head and Shoulders na blue, pag nilagay mo, basta. Pero, mas nangingibago yung sweet touch niya. Light lang na vanilla. Usually kasi pag-urman, ayaw ko kasi parang ang overpowering ng ano, ng tamis na parang, sobrang tamis, nakakalula, parang init pa naman sa atin, mag-mug-mug-mug na tamis. Pero ito, parang more on the fresh side na tamis. Pero syempre, vanilla pa rin siya. Parang salted caramel vibes. Ah. Bango. Okay, mabango. May mga iba nagsabi, pag ginagamit daw nila ito, parang parang asarap daw nila amuyin. Like, parang warm hug. Ayun, mabango. I like, full bottle worthy. Yeah, sure, why not? Mura lang din actually yung body mist nito. Tapos malaki pa, maraming laman. Kung magtatry ako ng German scent, kasi siguro feeling ko nasira yung ano image ng German sa akin or ng vanilla. Kasi meron akong teacher ng high school na feeling ko ang perfume niya, either Victoria's Secret or Bath and Body Works na vanilla lace ba yun? Nasa brown siya na spray bottle. Mabango, pero pagkapasok niya ng classroom, amoy na amoy siya ng lahat.
and it's summer, so parang may feeling ako na parang pag matamis, parang ang lagkit sa feeling, parang ganun. So ayoko nang ganun sa akin. Hindi naman masakit sa ulo, pero it just feels so sticky na summer na nga, malagkit ka pa. Parang ganun. Pero this one, matamis, salted caramel, light, pero hindi masakit sa ulo, pero feeling ko hindi malagkit. Yeah, I would wear this sa bahay. Pag ano, pag gusto ko mag-relax, matutulog. Minsan kasi may mga times na wala ko sa mood mag-work, pero ini-sprayan ko yung kurtina namin ng something na matamis para magising. Wala lang. Mabango. Yeah, I like. Try na sa akin. One. Candy? What candy? Candy. Is it fun? Is it go overpowered? You want me to wear this? He wants me to wear daw. Amoy candy daw. Yeah, actually, amoy candy. Matamis kasi. Yeah, okay, great. Okay, punta tayo sa last. Na, gourmand scent. So, de Janeiro, Cheirosa, 71. Ito naman daw yung amoy popcorn. Yay! Let's try it out. Amoy popcorn daw. Ay, mag-spray. Oh my God, mag-spray ka po. Spray na. Amoy ko na siya daw. Amoy popcorn niya. Bango. Parang caramel popcorn. Andun yung ano, yung parang ano, excited ako. Kasi ano, showing daw ngayon yung ano, yung Doctor Strange. So parang may na-imagine akong pupunta ka sa cinema, tapos may popcorn. Usually in order ko cheese. Pero, yeah, parang gusto ko sa'yo kumain ng ano, ng popcorn na caramel. Hindi siya yung caramel na ano, na hindi siya yung caramel popcorn na nasa movie na sobrang amoy asukal caramel. Ito, naamoy mo yung yung parang nagluluto pa. Nagluluto ka pa lang ng popcorn tapos may konting sprinkles na ng sprinkle ba? May konting ganun na ng ano, ng caramel. Medyo may pagkausok ng yung pag nagpiprito. Prito ba? Or pag nagpiprepare ka ng popcorn. Ah, bango. Hindi ko alam kung ano yung mas prefer ko. Ito or yung pistachio. Ano ba yun? Ay, wala pa lang laman ko. Ito si pistachio. Ah, yeah. Si pistachio medyo may vibes ng shampoo. Talaga, head and shoulder. Ito. Pagkain. 71. I like. Sabi ni Naya Ruth, yung 71 daw, maganda daw siya sa malamig na weather or kapag air-conditioned yung room. Kasi parang, baka di daw kayanin kapag mainit yung weather pag nasa labas. Baka too much. I agree. Nasa air-conditioned room kasi ako. So, okay lang. Summer weather, pwede siguro. Pero, feel ko mas okay si pistachio. Si Sol de Janeiro. Oh, brace siya. Si Cheirosa 62, parang mas bagay siya sa paglalabas ka, yung mainit. Yeah, parang mas kakayanin niyo yung init and then air condition na parang kahit nasa jeep ka, hindi ka naman overpowering sa mga katabi mo. Kasi, yun nga, yung kwento ko kanina, yung may teacher ako na pumasok ng room, summer noon, walang aircon yung high school classroom namin. Open lang, na bintana. Mahangin man, pero summer, mainit. Pero pag ito yung suot mo, carry lang. Matamis pero fresh. Matamis pero bagong ligo na may caramel. Bango. Saan yung isa? Ito naman si popcorn. Si 71. Yes. Feel ko si 71 yung bed ko. Ano kayang bibiling kong full bottle sa kanilang dalawa? Pwedeng dalawa, pero feel ko kasi marami nang nagsusuot ng ng 62. Parang gusto ko mag-amoy pagkain.
71 siguro bibiling kong full bottle. Mabang. Mm. Yun, thank you so much for watching. Natapos na tayo sa first impressions sa video. Hindi ko na-expect na tatagal ang video na ito. Try ko lang ulit amoy na from the top. From the top, make it drop. Ito si L'Ombre dans l'eau by Dyptique. Hmm. Okay, nagigits ko na yung sinasabi niya amoy simbahan. And yung una amoy, pinahaligan sa una, na juniper berries. Hindi na masyado malakas yung ano, yung amoy usok ng sigarilyo na nag-dry sa damit. Pero andyan pa rin. Yes. Full bottle, pwede. Pero more on fresh person ako eh. Pwede siguro to for ano, night scent. Christian Dior Gris Montaigne. Yes. Nagigets ko na yung sinasabi nila, ano, medyo sparkly. Pero hindi sparkly na Sprite. Hindi sparkly Sprite lemon. Hindi ganun. Fresh. Amoy ink. Yeah, mabango. There's something, ano, parang amoy ink, acetone. Pero hindi acetone na masakit sa ilong. Basta fresh. Gusto ko talaga yung Gris Montaigne. Okay. Ito yung sasabi ko kanina, nag-react ako kanina kasi nung in-spray ko si BDK Green Charnel. Kung nakita nyo, parang ano, nagkaroon ng itim sa papel. Baka dahil sa cardamom or something. Oh my God. Ba't lang inuupal na sa ilong ko? Parang mabango to. Yeah, amoy papel. Walang, feel ko walang tapon sa mga binili ko this time. I like everything. Hindi ko nga lang alam kung alin sa kanilang lima yung naamoy ko nung bagong bili. Kasi iba sila sa ano eh, sa paper. Ito si Amoy Popcorn, si Sol de Janeiro 71. I love amoy pagkain talaga. Kung gusto niya nang mag-amoy pagkain pero hindi overpowering, Sol de Janeiro 71. I love. Ah, yeah. Okay. Si Sol de Janeiro Cheirosa 62, mabango din. Fresh pistachio ice cream. Na may pagka-shampoo vibes. Yes, I love everything. Thank you so much for watching this video. And yeah, let me know kung ano yung gusto nyong next na video na panood sa channel ko. Next time siguro re-review ko na sila in-depth. Try ko na sila suotin for a few days. And I will share my thoughts sa mga perfume to. But yeah, thank you so much for watching and subscribe, like this video, comment down below kung ano yung scent na gusto niyo i-try. Ano yun sa mga to ang yeah, ang gusto niyo i-try, kung anong meron kayo sa collection niyo na perfume. Baka meron din kayo sa 5 na mention ko. Share niyo lang. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye-bye!